Good morning sa inyo lahat. Sana ay nakapagkape na kayo. Welcome sa programang Bawal ang Pikon! Get sick with the Neri Colmenares! Yan. Isa na po tayo. Sabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Napapanood din tayo sa ating live streaming sa pamamagitan ng untvweb.com at sa ating Facebook Live at ganoon din po sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Mamaya kasama natin na sa Tolan, Pasig City, ang Carmen, Cagayan de Oro City, ang San Pablo, Laguna, Binian, Laguna, ang Brunei, Darussalam, at ang Toronto, Canada. Buwan po na Oktubre noong nakaraang taon na maghain ng mga re-electionist, yung mga dating mambabatas at civil society group leaders ng kanilang Certificate of Candidacy bilang senador sa nalalapit na 2019 midterm elections. At umabot po sa 152 ang senatorial aspirants sa pagtatapos ng week-long filing ng COCs. Bawat isa sa kanila, siyempre, meron hong kanya-kanyang plataforma na isinusulong para sa bayan. At mula itong nakaraan, at ito, susunod-sunod rin na ho natin, para mas magkaroon kayo ng malawak na kaalaman dun sa mga kandidato, siyempre, mas maganda yung naipipresent din sila sa inyo. At kayo naman ang mamimili kung sino iboboto nyo. Baka bukas makalawa, magsisisi na naman kayo, sabihin nyo, ba't ko ba ibinoto yan? Diba? Parang mas magandang kilalanin natin sila. At yung may mga tanong tayo na nasa isip natin, baka sakali po na ma-verbalize natin ngayon sa pamamagitan ng ating programa. At yung mga tanong ninyo ay ma-represent natin para madinig ninyo yung kanilang mga kasagutan. Dahil ngayong umaga, makakasama natin isa po sa mga senatorial aspirant na dati nang kumandidato sa pagkasenador. Pero medyo hindi pinalad. At ngayon ho ay susubok siya ulit. Pero bago yan, panoorin muna natin to. Pro people o para sa masa? Ang imaheng matagal nang ipinapakita sa publiko na ating panauhin ngayong umaga. Kung kaya't hindi na rin katakataka na mula sa mababang kapulungan ng Kongreso ay nais niyang dalhin ang kanyang mga ipinaglalaban sa Senado. Ilan sa mga ito ay ang pagnanais niyang alisin ang kontrobersyal na batas sa ilalim ng Duterte administration na Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law, na tinatawag ng ilang mga kritiko na anti-poor law dahil nagiging pahirap umano sa mga mararalitang Pilipino. Nais din ang dating kongresista na pataasin ang minimum wage ng mga obrero at pababain naman ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Bukod sa mga platapormang pakikinabangan ng sambayanan, isa rin sa mga pangunahing ipinaglalaban ng dating kongresista ay ang pagtatanggol sa karapatang pangtao ng ating mga kababayan. Kung kaya't mahigpit niyang nilalabanan ang mga nangyayari umanong EJK o extrajudicial killings na sinasabing dulot ng War on Drugs campaign ng pamahalaan. At ngayong palapit na ng palapit ang darating na halalan, atin siyang tanungin kung ano-ano ba ang mga konkretong plano niya para sa bayan. Ano ang kanyang mga ginagawang paghahanda para sa nalalapit na eleksyon? Limitado pa rin kaya ang kanyang pondo o gagamitin niya ang magulong mundo ng social media sa kanyang gagawing pangangampanya? Ang mga ito, sama-sama nating hinga ng kasagutan sa aspiring first leftist legislator in the Senate, former Congressman Neri Colmenares. Thank you. Kilala po bilang pinuno ng makakaliwang grupo at ngayong taon ay muling tatakbo sa Senado. Kung papalarin ba ngayon this time, malalaman po natin yan pagka kayo ay nag-cast na ng inyong mga balota at bumoto na. Let's welcome to the program, Bayan muna, Chairman and former Congressman Neri Colmenares, na isa po sa mga senatorial aspirant for 2019 elections. Strong. Welcome back. Thank you. Salamat sa pagpapaunlak. Alam kong galing sa bakasyon at busy. Diba? Medyo maraming ginagawa, abala sa lahat. Pero may pera ka na ba? Kasi laging yun tinatanong pagka tatakbo ka, may pera ka ba? Parang yes. Ganun. Oh. Well, actually, yun nakakalungkot, no? Yung ating election, kuya. You know, you really need a lot of money. Well, kasama na siyempre dyan yung electoral expense, no? At napakamahal ng advertising, etc. Wala pa po. Wala pa po akong pera. Pero siguro ang advantage namin, kasi noong 2016,
wala rin kaming halos pera noon eh. So, siguro, ang dalawa siguro ang advantage namin sa Makabayan, no? Una, malaki-laki ang members naman namin sa buong bansa. At pangalawa siguro, track record ko naman Kuya Daniel sa Kongreso, naka-develop naman ako siguro ng credibility sa mamamayan na isinulong ko yung interest nila. Mm-hmm. So, I hope those two things can really help make a difference, no? Mm-hmm. Lahat naman ng tindig ko sa Kongreso, laban sa mataas na bilihin, laban sa mataas na taxes, sa pension, sa SSS pension para sa mga senior citizen natin. So I hope those will carry candidates na, you know, who have principles, no? So in the end, I hope ang election natin is not all about money, but all about track record. Yes, but the reality is, it really involves money. Diba? Correct. Parang nandun pa rin yung malaking chunk din, ng, kumbaga malaking percentage din ng laban. Kasi for you to be able to at least makasabay doon sa mga maraming mga tumatakbong may mga pera talaga. Correct. So, ang dalawa siguro advantage naman namin doon, yung ibang kandidato, una, of course, they need to hire people to do the, you know, mga postering, bawas etc. Sa amin, bawas yun. Kasi marami kayong volunteers. Marami kaming volunteers na talagang will really sacrifice para sa kandidato nila. Mm-hmm. And secondly, yung social media, hopefully, doon kami. Kasi I'd like to think, Kuya Daniel, that we're one of the most powerful social media force sa bansa, ang Makabayan Coalition. Mm-hmm. Kasi marami naman sa amin sa social media. All we need to do is to harness yung members namin towards the social media campaign. Kasi sanay kami sa campaign like itaas ang sahod, ibaba ang presyo. Mm-hmm. This time, hindi ito sa kalye. Ito sa social media. Ibang platform naman. Yes, oo. So, pag ma-harness namin yun, while the others have to hire their trolls and spend hundreds of millions of pesos. So, sila, nag-hire sila ng troll. Kami, kayo, ready. Marami kayong troll na volunteer. Actually, sa sine, ang troll na panood ko ng kasama yung anak ko, yung troll is a positive thing. May cartoons correct. But ngayon, medyo Na ibang konotasyon na parang ang sama sa, well, actually. Kasi parang naging term sa social media yun eh, ng mga, parang mga ghost na. Parang tinotroll ka. So, siguro yung dalawang yun, baka ma-turn namin into ano. Pero napag-aralan nyo ba saan ang pinakamalaking adjustment na dapat nyong gawin? Kasi in the last election, hindi tayo pinalad na nakapasok. Ano? So, syempre, mag-aaral kayo doon saan ba? Ano bang avenue yung dapat na improve natin? Well, sa akin, yung isang dapat na sa issues, it's at least, no? Alam nyo, kilala kasi kami, ako halimbawa sa Kongreso, napakaraming issue. Mm-hmm. Pag may sahod, may pension. Mm-hmm. Ang sabi sa akin, siguro you focus on some issues na maalala ka ng tao. Kasi hindi sabog, parang hindi ka maging jack of all trades. Jack of all trades. Nilaban ko naman lahat yon. Kaya lang, sabi ng iba, yung magagaling sa mga campaign strategies, you should be known for something. Halimbawa, nilaban mo yung mataas na presyo ng kuryente, dapat you will. Yung iba kasi can promise, ibababa ko yung kuryente. Pero si Neri Colmenares, ginawa mo na yun eh. Nilabanan mo yung track record mo eh. So, you peg on that. Yun ang mga lessons, no? So, secondly, well, sa train law, for example, many candidates sa senatorials will probably say ang sama-sama ng train law, pero bumoto sila at sumuporta sa train law before. Mm-hmm. Kaya nga pumasa yan eh. Kami naman, sa bayan muna at sa Makabayan, we can look people straight in the eye and say, pumoto talaga kami ng no kasi nasabi na namin na i-increase ng 5-6% ng inflation. Mm-hmm. So siguro those things will help doon sa campaign, not only yung advocacy sa plataforma, kasi madali naman Kuya Daniel magplataforma, anybody can cite a platform, kundi masabi namin yung we walk the talk. The reality of it, parang ano ba yung realidad na hindi puro kwento. Yes, na ginawa namin, yung pinapangako ng iba, well, ginawa ko na. So, at least makita ng taong bayan na ito, tinindigan niya kami nung panahon na sa Kongreso niya. Hopefully, kakampi niya kami doon sa Senado. Pero natatag din kayo na
front ng NPA. Yeah, well, mula pa yan noon actually noong... Di ba? Human rights lawyer na front ng CPP, NPA. Mm-hmm. And, pero honestly, hindi ka ba NPA? Of course not. Nandito para, tayo ngayon. Di ba para at least alam lang na, kasi maraming NPA, no permanent address. Di ba pero... Yes, so marami yan sa Tondo. Kaya... Pero totoo, hindi ka NPA? Hindi. Never been? Never been. Pero hindi ka rin talaga kasama sa... Pero naka-front ka ba talaga o... Wala, front, back, or sideways. Wala ako yan. Pero kasi leftist group. Pagka sinabing leftist group, identify doon sa mga rebelde. Actually, yun yung ano doon, yun ang misnomer. Panahon pa yun ng martial law ni President Marcos hanggang ngayon. If you're talking about land reform, or you're talking about human rights, or you're talking about masamang policies ng gobyerno, NPA ka kasi ito rin yung sinasabi ng CPP. Pareho kayo na sinisigaw. Yes, pero sabi ko nga, wala namang monopoly sa nationalism. Wala namang monopoly ang NPA o CPP doon sa mga pro-people policies. For example, ako, laban ako sa contractualization. So, but the fact na sinasabi yon ng mga NPA o ng CPP o whoever, doesn't mean CPP, NPA na ako. But are you against the NPA? Well, alam nyo ang ating... Kasi parang ano, parang it's either you are against them or you are with them. Actually, hindi dapat ganun eh. Ang solusyon talaga dyan, matagal na namin sinasabi, there are roots of the conflict. Bakit may Moro National Liberation Front? Bakit may NPA? Bakit may MLF? May rason kung bakit may may rason ang giyera sa Pilipinas. Yeah, but you are a lawyer, hindi po ba? Yes. And the being a lawyer, you're an advocate of the law. Yes, of course. And to be a rebel is actually going against the law. Yeah, siyempre illegal ang NPA. So, would you agree with what the NPAs are doing? Siyempre illegal yan ka. Kasi galit kayo sa EJK, di ba? Well, ang EJK is any human rights violation, whether committed by the government or by the NPA or by the MNLF, siyempre ikondenahin natin yon. It shouldn't be allowed. So, hindi din kayo... Palo, doon sa ginagawa hindi kami sang-ayon sa pagpatay ng mga NPA. Well, alam mo, ang gyera, pag civilian kasi, whether ginawa ng whoever, NPA man yan o army man yan, hindi kasama sa gyera yan. Pag may gyera sila on their own, under international humanitarian law, allowed yan under the law. Gyera nyo yan eh, Hapon, kalaban sa Pilipino, German, kalaban sa Amerikano. Pero yung civilian, dapat hindi kasama kasi defenseless ang civilians. So, para sa akin, any human rights violation, of course, whether committed by whoever, must be condemned. So, hindi kayo kumakampi sa NPA? Hindi kami kumakampi sa puntong gano'n, di ba? Pero meron kayong puntong kinakampihan nyo sila? For course, pag nanawagan sila ng genuine agrarian reform. Kaya nga sabi namin sa gobyerno noon pa, as peace advocate, you should address the roots of the conflict. Pero tama ba land reform, injustice, poverty. Kasi as long as you don't address that, there will be war in the Philippines. Kasi alam mo ang tao, Kuya Daniel, hindi naman yan mamumundok, hindi naman yan sasali sa MNLF, sa NPA. Walang dahilan eh. Ibig sabihin, may anak ako ni-rape. Yung nang-rape eh... kalaya kasi mayaman. Yung lupa ko, inagaw. Eh, yung nang-agaw, nandyan pa. So, magre-rebel din na lang ako. So, ang proposal talaga namin dyan, we're advocating, ituloy ang peace process, i-address ang roots of the conflict, and our lasting gift siguro sa ating mamamayan, sa next generation of Filipinos, is a just and lasting peace. But pag ma-achieve natin yun. You think it is still possible? I'd like to hope so. Diba? I'd like to hope so. Sa akin naman, it's diba, well, still... Hindi pa tayo pinapanganak. Eh, nag-umpis, may usapan ng gano'n. Tapos ngayon, di ba, senior citizen na tayo. Ganun pa yeah, rin. Well, hindi pa ako senior citizen. Malapit na. yeah, well, I still hope so. And I would like people to hope, continue hoping na ma-achieve natin dyan. All naman nag-agree naman dyan, whether kung sino mang peace advocate, even government, even Gloria Arroyo and the previous administrations, the road to peace is addressing the roots of the conflict. So, itong MNLF, MILF, kung hindi mo ma-address yung problema ng Moro people, it will continue. Kaya sabi ng kasamahan ko dati, kung iusap ka sa MNLF, may MILF na naman. Pag iusap mo MILF, meron na naman. Kasi hindi ina-address ang roots of the conflict. So,
I still hope, Kuya Daniel, and I hope people will continue to hope that we can still achieve peace and we really have to fight and struggle to achieve a just and lasting peace sa bansa. Frustrated ka din doon sa nangyaring desisyon sa electoral sabotage case ni GMA? Very frustrated. How would this affect sa tingin mo ang electoral process natin? Masama ng message kasi. Ang message, ang problema sa Pilipinas is impunity. Tingin ko, as a human rights lawyer, noon pa yan. Meaning, people commit crimes and get away with it. Eh, yung message sa kay now Speaker Gloria Arroyo, pwede ka palang mag-electoral fraud. And after, akala namin na sa Kongreso kami noon, ang lakas ng ebidensya. 2007 election, Kuya Daniel, I was in Maguindanao. I was one of the lawyers na nagpunta doon. Delikado pala yung Maguindanao. At that time, wala pang Maguindanao massacre. At nakakita ako doon, presinto, 2,000 boto. Saan ka nakakita ng presinto na 2,000 boto? In favor of the administration. So, 200 lang naman ang botante sa isang presinto. Manual pa kasi noon eh. So, we thought it was very strong. May mga hearings sa Kongreso about the electoral sabotage. Tapos, ngayon, ang ending pala niyan, eh, kulang ng ebidensya. And all along, we thought malinaw ang ebidensya. Oh, hindi ba ang mahina doon yung nagpe-presenta ng ebidensya? I agree with you sometimes. No? Kaya yung mga ilang kaso ng gobyerno laban sa mga big time na politiko, ang critical ako rin doon sa prosecution. Kasi either incompetent yung pag-prosecute or may corruption. O sinadya. Yeah. So, frustrated ako kasi ang message sa 2019 election, dapat dinidiscourage ang electoral fraud. So, you're looking forward na kung sakali ang election na ito na 2019 ay matatagtad na naman ng dayaan, ganun ba? Yes. Oo. 2016 wasn't any better either. Uh-huh. In the first place. So paniwala mo madumi din yung 2016 election? Of course, we would like to hope na hindi. Pero yun ang reality, as you said kanina, Kuya Daniel. Ang reality is, well, una, may vote buying talaga. 2016, all elections. Pangalawa, I've always maintained na walang transparency ang automated election. Sabi nga nila, can you prove na may nandaya? Ang problema actually doon, can you prove na walang nandaya? Kasi pareho lang din. Yeah, kasi hindi siya transparent that even... And until now, ganun din naman. Ganun diba? Din. Wala mga safeguards, walang... So parang ganun pa din ang nakikita ninyo na sistema sa eleksyon. Ba't kayo tumakbo pa? Actually, 2010, I won, congressman ako. But I questioned the automation. As ang sabi ko sa mga nanalong congressman, huwag kayo maghintay na matalo kayo bago nyo i-question yung makina. Kasi very principled yung aming question noon. Dapat transparent siya. Eh, hindi siya transparent eh. So kahit nanalo ako, it is a principled position on my part na i-question yung transparency. Kasi the next time around, dapat may credibility ang election. Look at the, I think it was the 2010 election ata. Pag close ang fight kasi, halimbawa, pag close ang fight at hindi credible ang election, gulo yun eh. So dapat credible siya, lalo na pag close ang fight sa presidente, at least masabi ng tao na, talo siya eh, so what can we do? Kaya crucial ang automated election, not only in the issue of election, but also ensuring na hindi magulo ang post-election scenario. So, for me, andyan pa rin yung electoral fraud, hindi pa yan na-resolve. And electoral reform is one major issue na dapat harapin ng isang senador. Paano niyo po yan ngayon susolusyunan? Kasi you will be into the system again. Yes. Papailalim din kayo ulit sa isang sistema na hindi ninyo pinagtitiwalaan. Alam niyo, Kuya Daniel, noong nandun kami sa sistema sa loob ng Kongreso, we fought for things like SSS pension, tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig. So hindi kami parang part ng system kasi we file bills and laws na medyo hindi yan normal sa mga district congressmen. Siyempre, talo kami noon, hindi na nanalo ng boto.
Pero it's really heartwarming na in the end, yung bill ko halimbawa noon, tanggalin ang VAT sa kuryente. Mm-hmm. Marami na nagsasabi ngayon yan. Mm-hmm. And may chance na manalo yan ngayon as bill. Mm-hmm. If I win in the Senate and I will refile that bill, I think ang chances niya na pumasa ngayon ay mataas kasi nakita ng taong bayan yung mga inflationary products, kuryente, tubig, gasolina, hindi mo dapat binavat yan. Mm-hmm. So ibig ko lang sabihin, kahit pumasok ako sa Senado, I will refile the bill. I am not really within the system in the sense na oo na lang ako sa normal na mga kalakaran. Mm-hmm. I will still file the same bills I filed before, but this time, I don't think na very minority ako doon kasi if you're able to convince the people, alam mo, ang gobyerno na pipilitang gawin ang hindi niya gusto, mm-hmm. depende yan sa outrage ng tao mm-hmm. sa labas ng Kongreso. So, I still maintain that, and even if we are in Congress, we have maintained our independence. And if I am in the Senate, I will continue to espouse the advocacies that I've been espousing and will maintain my independence there. And will not even dare to be absorbed by that system. Pero paano nyo po ngayon pag-iigtingin ng pagbabantay kung sakali? Kasi sabi nyo nga, yung vote buying, di nawawala. Yes. And antindi nun, wala ka na halimbawa masyadong pera, yeah. tapos ang kalaban mo, namimili ng ano, boto. Eh di pahirapan na naman, tapos sure. meron pang problema dun sa ibang mga system. Paano nyo po ngayon tinitingnan yeah, balansehin yan? Yeah, well, mahirap, no? Mahirap. Of course, we can try to rely on our members and supporters. Pero in the end, sana COMELEC yun eh. But so far, sa akin... Naniniwala pa ba kayo sa COMELEC? O wala kayong choice? Dahil nagtulak wala kang, kayo. Wala parang... kang choice eh. But in terms of, alimbawa lang, ang COMELEC, matagal na namin sinasabi, transparency sa automated election. Mm. Kasimpleng bagay. Di ba may ultraviolet yung PICOS na para lang malaman kung peke ang balota. Mm. Hindi inactivate. For what reason? Hindi namin alam. So, ganon yung kalakaran sa COMELEC. So, but, you know, tama ka, wala kang choice. And secondly, siguro yung media following sa election can help at least lessen the amount of electoral fraud that will happen. So in the end, I will rather rely on the people rather than on the institutions which have really compromised a lot of our basic policies. How do you intend to improve yung position ninyo ngayon? Kasi wala din kayo sa Magic 12 ngayon. Yeah, yeah. Mm-hmm. Well, I'm starting better now than before. In 2016, mm-hmm. I think I started number 40 mm-hmm. or 41. No? Itong 2019, 1 year before the election, nasa 20 to 21 na ako. So, halos kalahate. Mm-hmm. So, at least I just need to overtake about 8 people more mm-hmm. para makapasok sa Magic 12. Kasi last time, you landed 20th. 20. So, with more than 6 million votes. Yes. Yung number 12 is like 13 million votes. Yes, ano? We have to double. So kailangan na madoble pa yun. Madoble. So ano hopefully, yung 6 million na bumoto sa akin, mm-hmm. if they will only try to get at least one voter more, di madoble na siya. If they get two, sana di triple na siya. So, yun po yung aking, siguro, sabi ko nga kanina, isang puhunan ko yung track record, of course, pero isang puhunan ko rin yung more than nearly 7 million votes ng 2016. Mm. Okay, paano yun? Ang magiging sistema ninyo, pag halimbawa nanalo kayo, di ba kayo gulpihin lang kayo dun sa Senado? Kasi alam mo, di ba, parang ang hirap nung ano, di ba ka, mabubuli ka lang, mag-iisa ka lang doon? Alam mo, when first leftist ka, tapos nag-iisa ka pa. When I filed the bill against pork barrel, sabi na, Neri, suntok sa buwan yan. Mm-hmm. But after a few months, with million kasi people march, snowball, so people begin, even congressmen, my colleagues are saying, medyo, we have to hide this. When I filed the bill, yung batas na dagdagan ng 2,000 ang SSS pension, ang sabi nila, Neri, 500 pesos nga lang, hindi maangat-angat yan eh. Pero sabi ko, paano ka makasuntok sa buwan pag hindi ka sumuntok? Mm. Tapos reasonable ang bill eh. Mm. If the bill is very reasonable, then, you know, there will come a time when people will support it. No? Basa ko nga kanina yung isang dictum mo, Kuya Daniel, na pag ikaw ay gumagawa ng maganda,
walang kailanman na maibubungang masama yun eh. Mm-hmm. So in the end, kung hindi man siya nakilala nung first time, it will get there. Mm-hmm. So ganun din ako sa Senado, tingin ko. I just have to maintain the same principle. Ang kagandahan sa amin dito, we are not beholden kasi eh. Mm-hmm. Big companies like Meralco, kung nag-over charge ka ng kuryente, hindi ako nangingiming kalabanin ka. Mm-hmm. May mga kaso ako sa Korte Suprema ngayon against big companies like Smart, PLDT, at Globe. Ang bagal ng internet niya, false advertising. Mm-hmm. Sabi niyo, 10 Mbps, bakit? Mm-hmm. May kaso yan. Text, Smart, we overcharged by the telcos by so much. Overcharged. Ngayon, ang bilang namin, 18 billion pesos na na-overcharge sa lahat ng text. Ginawa ko yon ng congressman ako. I can do that when... yun na nga ang gusto kong principle din dito, Kuya Daniel. Si Congressman Colmenares, nilabanan niya ang big companies. Ayaw niya ng kontraktualisasyon, pero nanalo siyang senador. So, pwede pala. Mm-hmm. Kasi pag matalo ako, parang ang ibig sabihin, nilabanan mo kasi yung big companies, so wala kang pera. Mm-hmm. Nilabanan mo kasi yung kontraktualisasyon, so matatalo ka talaga kasi big business will not support you. Mm-hmm. Sa akin, I would like the support of all, even business. Mm-hmm. Pero Kuya Daniel, at gusto kong manalo. May nagpakayag na ba ng malaking business? Wala pa na naman. Susuport. Wala pa naman. Mm-hmm. Pero gusto ko ring manalo. Pero may hangganan ang pagnanais na manalo. Mm-hmm. Pag tama-tama, pag mali-mali. Mm-hmm. So kung tingin ko mali ang contractualization, of course I would like business to support me, but mali ang contractualization. Dapat... So hindi ka mag... bebend doon sa paninindigan mo na yun para sabihin, oh sige, tutulungan ka namin, pero tumahimik ka dyan tungkol sa contractualization. No, hindi pwede eh. Kasi yun lang ang aking kapital, kumbaga, yung dangal ko eh, yung credibility ko eh. At tingin ko, very important ang pagpanalo ng mga kandidatong katulad ko because it shows a message sa ibang principled na kandidato, pwede ka palang manalo sa Senado na you stick to your guns eh. Mm-hmm. Na hindi mo binibenta ang prinsipyo mo eh. Pero ano bang ano nyo doon? Kasi kayo natatag din na wala kayong hindi tinututulan. Parang lahat ng naupong gobyerno, yeah, may tutol kayo. Parang gano'n. Parang baka pagka kayo naupo dyan, eh yeah, gano'n. Parang gusto nyo kasi kayo maupo. Yeah. Kaya lahat ng naupo, tinututulan nyo. Wala akong ambisyon magpresidente at hindi ako magiging presidente, Kuya Daniel. Yun nga, may kaibigan ako, sabi niya sa akin, Neri, lahat naman ng presidente, parang may problema kayo. Sabi ko, una muna, tingin mo ba may presidenteng walang ginawang mali? Sabi niya, wala naman. O hindi, dapat, pag may mali siya, dapat sabihin mo. Pangalawa, sabi ko sa akin, anong gusto mong congressman? Yung kung sino ang presidente, lilipat siya doon, o kung yung congressman, na pag may mali ang presidente, hindi siya lilipat, pupunahin niya. Sabi niya, actually better ngayong congressman na you stick to your guns kaysa sa yung congressman na kung sinong presidente, lilipat siya sa political party. Kasi checks and balance ang kongreso, ko. Di ba nakasabay mo si Bardone? Yeah. Nakausap mo? Nakausap ko. Yeah, kasama kami ni Congressman Bardone. Problema naman daw kasi, sabi niya, pagka naman hindi ka naman pupunta doon sa ano, hindi mo rin matutulungan yung constituent mo dahil mapag-iipit ka ng mapag-iipit. Hindi ka mabibigyan ng budget. Hindi mo magagawa yung... And how could that be? Ang function ng isang legislator, whether congressman or senador, tatlo yan, Kuya Daniel. Mm. Ang aking... Ito yung thesis ko dyan. The first is legislation, you draft laws. Mm-hmm. Second is investigation. Ang investigation, dalawa yan. May misconception, isa lang yan eh. Mm-hmm. Investigation in aid of legislation, mm-hmm, at investigation as part of your oversight function. Mm-hmm. Hindi necessarily overseeing. Overseeing. If it is being implemented. Correct. Oh. May batas kaming pinasa. Wala akong intensyon magpasa ng legislation. I just want to know how you're implementing it. Mm-hmm. That's the second. If it is being implemented properly. Properly. With the intent of the law. Yeah. Kaya ang statement ni Gloria Arroyo na, wala namang batas na ibubunga yan, so huwag mag-imbestiga. No, may oversight function ang Congress. She mistook the function of Congress as merely investigation in aid of legislation. Mm. The third function is, ang tawag ko diyang, other constitutional functions. Ano yan? Impeachment, declaration of war, yung canvassing ng election, mga special ano to. Nowhere in those functions is project. Mm-mm. Hindi function ng kongresista o senador ang mag-project. Mm-mm. Kaya,
Ang trabaho mo is to draft laws. Pero puro ka congressman, puro project, di ba? Correct. Kaya hindi... Doon nga sila kumikita eh. Correct din. Kaya... Magkano kinita mo doon? Kuy Daniel, kung malaki kinita ko, di siguro nasa mansyon na malaki. O, tsaka mas, baka mas may pang... Baka manalo na ako, senador. Baka may 500 million na ako. Oh. So, hindi yun ang trabaho ng kongresista. Para sa akin, ang tawag ko nga dyan, during the Supreme Court debate, when you challenged, sabi ko, incestuous yung relationship kasi ikaw ang nagpasa ng budget, ang pag-implement ng project sa budget, ikaw rin. Eh, kongresista ka, you approve the budget, you're not supposed... But iyon yang yun ang kanilang ano, yun ang kanilang ano. So para sa akin, hindi ka kailangan lumuhod sa presidente para humingi ng pondo kasi hindi yun ang main na trabaho mo. Ang pagkaroon ng eskwelahan, ng ospital, trabaho ng executive, trabaho ng presidente, trabaho ng mayor, trabaho ng governor. Hindi yan trabaho ng legislator. Eh, pero yun ang pampabango ng legislator, eh, 'di ba? Doon sa ano, sa mga constituents nila na ayan. Gumawa ako ng paraan para kayo magkakalsada, pinasimento ko, pati mukha nyo, yung mga ganun. Diba? Nagpagawa ako ng tulay kahit walang ilog. Diba? Pinahukay ko kahit walang butas, ganun. Nagpagawa ako ng ilog para ang tulay may pagawa. Well, yun yung reality, no? Kasi kung hindi, if a congressman or a senator, hindi ka gagawa ng privilege speech. Ayaw mo naman paimbestigahan yung malalaking kumpanya o yung matataas na public official. Ayaw mo naman maggumawa ng bill. Eh talaga nga namang ang chance mo na lang na manalo, mag-project ka. Pero sinasabi namin, hindi ngayon ang function mo eh. Ang problema sa ganong thinking, di anong batas ang ginawa mo? Nagpagawa ako ospital. Hindi, parang ganito lang, Kuya Daniel. Ang paggawa sana ng ospital, ibigay mo na yan sa executive, sila magpapagawa ng ospital. Huwag mo na i-divert yung pondo kay Kong para magpagawa din siya ng ospital. Pareho lang yun eh. Siya, tagagawa siya ng budget at batas. So para sa akin, you don't need to... Nananalo naman kami sa bayan muna, Kuya Daniel, hindi lumuluhod sa presidente eh. So I don't see the principle behind na sinasabing para manalo ka, unless talagang wala kang gawin sa Kongreso, kung tatahimik ka lang doon, eh baka nga hindi ka manalo sa susunod na eleksyon. Kasi sabihin ng botante sa distrito mo, wala namang ginawa yan, di ba? So ano ngayon po ang inyong magiging concentration? Since sinasabi nga ninyo, marami kayong, eto, sinulong nyo, nung nasa Kongreso kayo, eto, sinulong nyo, isa. Ano ngayon ang magiging battle cry ninyo talaga, na dadalhin ninyo sa pagkampanya ninyo ngayon sa Senado para sabihin ng mga kababayan natin, boto nga natin ang Neri Colmenares at bigyan natin ng pagkakataong maging representante ng taong bayan. Before I answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. Okay, halos. Ito ang programang Bawal ang Pikon! Salamat po! Sama pa rin natin si Neri Colmenares ng Bayan Muna, chairman and the former congressman. Anong battle cry po ngayon ang dadalhin ninyo? Dahil sa dami-dami noon, ano yung ikakabit nyo ngayon talaga sa pangalan ninyo para makumbinsi ang tao na may pag-asa kay Neri? Well, siyempre, ang gusto kong sabihin talaga sa tao, kakampi nyo ako sa Kongreso, kakampi nyo ako sa laban sa Senado. Pero sa issue, presyo kasi ang kagyat ngayon, Kuya Daniel, presyo. File the bills before, sa akin ang pagtaas ng presyo, una, because of the train law, the excise tax sa train law. Pangalawa, yung VAT sa kuryente, tubig at langis. So ito talaga yung una kong gawin sa Senado, is to refile the bills that we filed in the House na matanggal yung mga taxes na ito. Bakit kayo mag-imbento ng bagong tax? Hindi nyo nga masingil ang lumang tax. Diba? Yun yung principle ko doon. Pangalawa dito sa sahod. Kasi sa taas ng presyo, dapat umagapay ang sahod. So, itaas talaga ang sahod. At this time, hindi ako nag-agree sa regionalization. Yung mataas ang Metro Manila, mababa ang Pangasinan, mababa. Hindi. Regional. Ang presyo ng shampoo o bigas dito sa mall, sa tabi natin,
sabihin ko na, SM man yan o Ayala, wala namang pinag-iba sa shampoo at bigas sa... Ang totoo kong, mas mataas pa minsan sa mga ibang probinsya. Tama. Kasi ang nagiging problema doon, like halimbawa, yung produktong inangkat mo mula dito sa iba-ibang mga lugar, dadalhin mo doon sa malalayong mga lugar. So bago mo madala doon, mas meron ka ng papatong na naman na puhunan. Tama. Kaya isa din yung sa tinatanong ko. Dahil halimbawa, nandito ako sa Metro Manila, may mga produkto, mas may access ako. Mm-hmm. So bakit ako na nasa probinsya, yung isang nasa probinsya, baba, mas maliit ang sweldo, ang minimum wage, mm-hmm, kesa dito sa nandito sa National Capital Region? Eh kung ikukumpara mo, halimbawa, gasolina, mas mataas pa minsan sa probinsya. Mas mataas pa minsan sa probinsya dahil nuknukan ng layo yung probinsya para madala yung gasolina doon. Yes. So itaas ang sahod, pero this time, national minimum wage. Okay. Hindi regional. Mm-hmm. And of course, dati ko nang nilaban, yung dagdag sa pension. Kasi itong sahod, para ito sa workers, no? Mm-hmm. At sa government employees, dapat ang salary grade 1 sa government employees, dapat 16,000. May bill na kami niyan sa Kongreso noon. 16,000 pesos a month, mm-hmm, ang salary grade 1, yung pinakamababa. Pero ito namang non-workers, mga senior citizens, well, nilaban ko na dati ang pension. So, eh, kung hindi nyo na ipanalo sa Kongreso, paano nyo asang maipapanalo nyo naman sa Senado yan? Kasi well, hindi nyo na bill sa Kongreso, yeah, hindi nyo maisulong-sulong. Paano mangyayari na yan eh, magkakaroon ng katuparan kung sa Senado kayo? Mas malapit ba sa katotohanan o mas napalayo kayo? Mas malapit. Kasi sa Kongreso, I'm just one of 292 members of Congress. Mm-hmm. And ang boses ko sa Senado, I'm one of 24. Medyo mabigat yon, ha? Mm-hmm. Pag inilaban mo yon, iba ang dating ng boses mo. Mm-hmm. Secondly, we have bills actually in Congress. Ahirap mag-opposition, ha? Mm-hmm. Pero nakapass din ako ng mga 10 laws. No? For example, eh, yung SSS pension, pumasayan sa Kongreso, 2,000 dagdag sa SSS pension. Mm-hmm. After 2011 ko na file, 2016 siya pumasa. So sa tagal ninyong bilang congressman, ilan ang naisabatas na bill ninyo? Well, mga 10. For example, yung text. Yung pag may bagyo, mm-hmm, yung nakaka-receive ka ng text, yes, yes, alert warning, ako po yung author ng bill na yan, ng batas, okay, na yan, na bigyan ka ng text pag may bagyo. Mm. Warning. Of course, I want it more advanced than that. But yung early voting sa media, author din ako dyan. Yung anti-torture law, mm-hmm, anti-enforced disappearance law, yung compensation sa victims ng martial law, mm-hmm, nung panahon ni President Marcos. Yung nutrition law was one of the author ako sa House. Mm-hmm. Sa Senate, syempre, ibang author doon. Mm-hmm. Yung ano, early voting sa media. Ayaw, special polling precincts for senior citizen. Mm-hmm. Kasi minsan may senior citizen umakit pa sa third floor. Oh. Eh. So yung batas na yon na may presinto sila. By the way, I'd like to take this opportunity para sabihin sa COMELEC, patupad nyo naman yun ng maayos, ha. Mm-hmm. Dapat sa ground floor, dapat may wheelchair dyan, dapat may blood pressure dyan. Para yan, mm-hmm, sa PWD, sa senior citizen. Mm-hmm. Author din ako nyan. Ano? Of course, yung bonus, yung 80,000 pesos, na exempted sa income tax. Mm. Isa lang ako. Maraming author yon. Pero isa lang ako doon. But I was also one of the authors ng pagtaas ng exemption sa income tax. Mm. So marami rin pong naipasa sa House despite the fact na, you know, minority kami dyan. I'm sure mas malakas ang boses ko sa Senado. Mm-hmm. Pag nandun ako, mas lalo pong maipush itong mga pagtanggal ng VAT sa kuryente, tubig at langis. Tingin ko may chance talagang manalo pag may champion lang yun sa Senado na talagang ilalaban yun eh. So, galit ka ba talaga kay Duterte? Nagdi-disagree ako sa mga policies niya. Mm. Alam niyo, when he became president, may mga pangako siya that I admit, no, I was one of those na medyo... Naniwala ka? This is the first time that a president promised what he promised. Wala pa akong narinig ng presidente, Kuya Daniel, na nangakong tanggalin ang kontraktualisasyon. Libreng pamamahagi sa magsasaka ng lupa. I mean, I've never heard of that before. Pero hindi ba ginagawa naman talaga nila yung pagtatanggal ng contractualization? Hindi, no president promised that eh. Ang sinasabi... Hindi, pero ibig sabihin, si Presidente Duterte, they are doing it now, di ba? No. Well, actually, kung tingnan mo, dami pang contractual because yung... But can you like remove it right away?
I think so. May bill na actually kami sa Congress pag gusto niyang suportahan yun. Sabi niya, pasan yung batas yun eh. Ang inisyo kasi dyan, Dolly, admin order. Tapos ang daming exceptions. Ang dapat, ang rule is regular lahat. May exceptional circumstance, bakit contractual? Ang nangyayari ngayon, at hanggang ngayon nangyayari yan, ang rule contractual, exceptional pag maging regular ka. Hindi pwede, halimbawa, isang mall, dapat pag desirable and necessary sa business mo yung empleyado, ay di dapat regular siya. Necessary and desirable sa business mo. Mall ka, sales girl ka, hindi ba necessary and desirable sa business mo yan? O di ba hindi mo siya gawing regular? Hindi, contractual eh. Hanggang ngayon, contractual yung maraming malls na yan. So ano ang gusto ninyong mangyari na paraan dito to totally remove or abolish yung contractualization? Must be a law. Ang exception, very concrete. Hindi katulad nito. Eh di ba may mga bills naman ngayon na nakapending tungkol dyan? Well, kami meron. Hindi ko alam ang exceptions ng iba. Pero para sa akin, you know, hindi pwedeng patumpik-tumpik na anti-contractual law. So, that's one. At hanggang ngayon, may mga contractual pa rin. Malaki pa rin ang contractualization. So, you know, you get frustrated along the way. And in the end, hindi lang frustration. Para sa akin, may mga... para sa akin yung cha-cha, for example, na pinupush ni President Duterte. Bakit ba ayaw nyo ng charter change? Sa totoo lang, Kuya Daniel, hindi ako absolutist. Kailangan ba ng constitutional reforms? Kailangan. Pero for the better, not for the worst. Oh, hindi. Kasi paano maumpisahan yung pagbabago dyan kung hindi talagang ipupush yung charter change? Correct. Pero ang problema, ang laman noon, grabe. Tingnan mo itong RBH 15. Ito yung live, ah. Sabi nila, dead on arrival na ang cha-cha. Ang sabi ko, hindi. Tingnan natin ang galaw ng Senado from January 14 to February 12. Yun na lang ang session days eh. Pag gumalaw ang cha-cha sa Senado, may problema tayo. Anong laman ng, ano ang oposisyon ng Senado dati sa cha-cha? First, dahil separate, dahil joint voting. Gusto ng Senado separate ang boto. Second, ang mga proposed cha-cha were second-class citizen ang Senado. Regional Senate na lang sila. Ayaw ng mga senador noon. Diba? Kaya opos. Ang ginawa dito sa House, pinasa ng December, resolution of both houses number 15, hindi na joint voting, separate na. So natanggal na yung first opposition ng mga senador. Second is, Senate is still the same as 1987, the same powerful Senate. Hindi second-class citizen. So natanggal na yon. So the two points of opposition ng Senado na wala na sa bagong cha-cha, may bonus pa ang House. Anong bonus nila? Tinanggal ang prohibition sa political dynasty. Pangalawa, tinanggal ang term limits. Under the 87 Constitution, 3 terms ka lang. Pag congressman ka o governor o mayor, senador ka, 2 terms ka lang. Tinanggal yon. So any senator or any congressman can now run forever. Hindi ba enticing yun? Enticing yun. Very enticing yung ganong proposals. At of course, the fact na pa-end na yung term mo, congressman ka o senador ka, mayor ka, governor, pa-end na ang term mo sa 2019. Pero ngayon, because of cha-cha, pwedeng you can extend But your these terms. Are all proposals and this is still subject to debate. And hindi ba, paggawa pa rin ng final draft kung ano talaga yung magiging laman ng charter change. But what you're saying now is, hindi katutol sa charter change. No, I'm not absolutely. Ang pinututulan nyo, yung content, yung laman, noong kung ano yung mga papalitan. But it shows their intention eh. Yun din ang sabi ng Kongreso sa amin noon. Didebate pa naman to eh. But it already, your proposal already shows your intention. So ang nakikita ninyo, ang intention dito ng... Self-serving. Ng presidente? Well, ito ang... Kasi halimbawa, sabihin, sinasabi naman ni Presidente Duterte na hindi naman niya na inintensyon pa nga na magstay longer sa position. Yeah, but the cha-cha doesn't really, you know, the cha-cha proposal doesn't really say that. Ang nakalagay sa cha-cha proposal, the incumbent president cannot run in the 2022 election. Pero there is a transition. Pwede magkaroon ng transition election. Under the cha-cha concom proposal to.
Pero hindi nila pinrohibit na tumakbo ang presidente sa transition. Nakuha mo, Kuya Daniel. Yes, yes. In between, meron ka parang lalabas na extension. Oo. So, halimbawa, pag after 6 months from the ratification of the new constitution, nagkaroon ng transition election, eh sabi ni President Duterte, tatakbo ulit ako, ang vice president ko ay si ganito. At manalo siya sa transition election. So, siya ang presidente. Magki-carry over yun. Carry over. Yung vice presidente, tanggal ngayon. Kasi hindi siya nanalo sa transition election. So, yung point ko lang sa chat. So, if ever you will be in the Senate, papatayin mo ang charter change? I will oppose. Of course, I don't know if kaya kong patayin on my own. Oh. Pero, you know, ang charter change has always been popular initially, but in the end, because people begin to realize kung anong provisions dyan, nawawala niya ng support. So I hope malalabanan ko yan sa Senate. Pero Kuya Daniela, ang tsa-tsa ngayon, there is a threat of no election in 2019. Mm-hmm. Itong pinasa ng House, may threat ito na ma-cancel ang 2019 election. Paano? If you look at the transitory provision ng RBH 15, Article 17, nakalagay doon, the first election under the new constitution shall be on the second Monday of May 2022. Nakalagay. What if they pass the new constitution before by April? Yes, correct. April of 2019, napasa. And that's a long time. April is a long time. What happens to the 2019 election? Cancelled. It will be moved to May 22. Yes. May of 2022. Correct. Kasi ang sabi ng bagong constitution, the first election, so may no election ang 2019 election. That is a very palatable chacha from senators down to the lowest councilor. Pwede pang makancel ang election, pwedeng magtanggal ang term limits, mawala ang political dynasty prohibition. Hindi ba puro pangamba mo lang yung ano na yun? Well, or ano mo? It's in the provision. Uh-huh. So hindi siya parang gawa-gawa ko. Uh-huh. It's actually there. I can even cite to them the exact article. Mm-hmm. Article na. So if it happens na ma-approve yon, that is going to happen. Oo. Kasi pag na-approve na, Senado na lang hinihintay. Approve na kasi sa House. If the Senate approves it between January 14 to February 12, that's it. Kasi ang plebiscito. Yun na yun. So parang, well, there's a plebiscito. Uh-huh. Pero mahirap manalo sa plebisito. Mm. And they have the resources. Mantakin mo, mula senador hanggang councilor, suporta sa chacha, paano mo malabanan? Okay, paano pa ngayon mapipigil yan? Kung halimbawa, hawak sa ang majority sa Senate. Correct. Mm. So goodbye sa pagtakbo mo. Ako naman eh, kung wala. Nasa posisyon ka, wala. Goodbye talaga yon sa no election. Oo, no election. Pero kahit kami nasa bayan muna, sa makabayan, pito naman congressman namin sa House eh. Incumbent kami ngayon. Beneficial sa amin pag Manuel, di ba? Kasi tutuloy lang naman kami. Pero we will oppose it. Kasi hindi, ang issue dito is not really for the benefit namin. Kahit magbe-benefit kami dyan, kung mali yan, lalabanan namin yan. At yun ang posisyon ng makabayan. Ayaw namin ng cancellation ng election. It will benefit our congressmen kasi may extend sila, but we are not. Ang term limits, Kuya Daniela, term limits, 9 years kami sa Kongreso ngayon. Nakakapagod yan, ha? Gusto pa nilang i-extend yun. Yung 9 years nga, parang gusto ko nang umalis ng Kongreso kasi pagod na ako ng 9 years. Bakit tumakbo ka ngayon, Senador? Alam mo, Kuya Daniel, yung Senado is a very, very important job sa amin. Ang isang problema namin doon, pag may bill kami, halimbawa, dagdag sahod, hirap kami doon sa Senado. Wala kaming counterpart bill. Pag halimbawa naman, you know, pension. Alam mo yung 2,000 SSS pension ko dati? There was a time na napasa sa House, wala kaming counterpart sa Senado. So hanggang ngayon ba talagang wala kayong nakaka... Well, yung bang naniniwala sa prinsipyo, gano'n, di ba? May mga ibang senador naman na very supportive naman. In the end, halimbawa, yung SSS pension, may sumuporta naman. Pero yung big things like sweldo, hindi kami nagkaka-agree dyan eh. Mas mataas palagi yung sahod na gusto namin kaysa sa iba. Ay, pero kung isa ka lang din naman doon, paano rin ng laban doon? Yeah, well, mahirap pa rin, pero better than our chances in the House. No, at least meron man lang mag-represent, no? Yes, and I think the voice of a senator is very powerful sa Pilipinas kumpara sa voice ng isang congressman. Pakinggan natin ang mga nasa Brunei Darussalam, si Ray Anota Jr. Meron silang gustong liwanagin sa'yo. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Darussalam.
Good morning po, Kuya. At good morning din po kay Congressman Neri Colmenares. Good morning po. Ang tanong ko po ay, kung sakali pong manalo kayo sa Senado, ano po ang aming maaasahan bilang mga OFW na hindi na po kami mangibang bayan at dyan na lang po kami maghanap buhay sa Pilipinas at hindi na kami malayo sa aming mga pamilya? Yes, well, maraming salamat po sa inyong tanong. Actually, yun ang pinaka-main critique namin sa policy ng previous governments pa naman to eh. Mm-hmm. Yung exportation ng labor, dapat dito talaga ang trabaho sa Pilipinas. Kaya ano ang solusyon sa trabaho sa Pilipinas, Kuya Daniel? Para sa akin, bakit tayo mahirap? Mahirap tayo, Kuya Daniel, kasi sa economics, economic strategy, mahirap tayo because we produce what other countries need. We do not produce what we need. Tingin ko yun ang major reason bakit. We produce the copra, the abaca, the pineapple, the niyom for other countries. Who produces the shirt? Noong unang panahon, may crispa pa dito. We produce our own shirt. Ngayon, wala na. Tingnan natin, made in China na yan. Tanda na si Atoy ko eh. At si Bogs Adornado. Kasi crispa ako dati eh. Yeah, ibig ko lang sabihin, who produces the lamps? Who produces the electric fan? Ibang bansa yan. Ang solusyon dyan dapat, industrialization. Meaning to say, buhos kapital at suporta ang gobyerno sa lokal na negosyo at industriya. When we produce what we need, we produce the electric fan, we produce the shirt, we produce the light, we produce what we need. Kasi if we continue producing what other countries need, bebenta ka ng nyog, ang electric fan, bilhin mo, lugi ka. Mm. Siyempre, benta mo, mura lang naman ang nyog, electric fan, mahal. Mm. Benta ka ng asukal, bili ka ng aircon, lugi ka. Dapat we produce our own aircon. Eh, pero ang problema and pa rin natin, provide the employment. Ano pa rin, attitude pa din natin kung minsan dahil mas gusto ng mga Pilipino madalas imported. Yes, of course, is one thing to address. Pero tingin ko mas government's political will. Dapat may so industrialization ang tinitingnan yes. ninyo. Pag magsulputan ang factory all over the country, thousands of factory will be supported and will grow. Yan ang tunay na empleyo, Kuya Daniel. Hinug na ba tayo sa palagay ninyo for industrialization? So. South Korea was one of the last to industrialize. In 1980, sabi ng South Korea, we will have our own steel industry. Gagawa kami ng t-shirt namin. Gagawa kami ng pako. Alam mo ba, Kuya Daniel, pako lang hindi natin yung produce. We don't have a steel industry. We import pako from China. Paano ko unlad? Perdible, hindi mo ma-produce. We need that. At the moment na magsulputan yan, tingin ko, Kuya Daniel, pag libo-libo na factories, baka nag-aagawan pa yan sa worker, dito ka mag-apply sa akin, mas mataas sahod namin kaysa kabilang factory. Mm-hmm. Ngayon, isang factory, 1,000 ang naka-apply. Kaya talagang mapipilitan ng kababayan natin gaano mang kahirap ang buhay sa abroad na mag-abroad kasi walang trabaho dito. Yun ang solusyon ko, Kuya Daniel. Ayaw mo ko bakit ang gobyerno, ayaw nila talaga pakinggan to. Gawa tayo ng asukal, ibenta natin sa abroad, ng bura, gawin nilang tsokolate, ibenta sa atin mahal. Ang solusyon, bakit hindi tayo gumawa ng factory na ang ating asukal, tayo mismo ang gagawa ng tsokolate? That is very logical. Ang sarap naman ng choknut. Correct. At magmula bata ako hanggang ngayon, kinakain ko yan. So yun po ang solusyon sa employment. Pero mas gusto nila Hershey's. choknut pa rin ako, Kuya Daniel. Punta natin ng Toronto, Canada, si Bon Kamaya. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Canada. Ano po ang mga paglilingkod? Good morning po sa Toronto. Good morning, Kuya. Good morning, Attorney Neri. Ang tanong ko po, base po sa mga karanasan din po namin nung nandyan ako sa Pilipinas, yung mga tumatakbo po, usually, siyempre, nangangampanya po tayo. Tapos meron pong mga religious group na lalapit din at pwedeng sabihin na iboboto namin kayo as black voting. Kung halimbawa pong manalo po kayo sa Senate, at may sabihin sa inyo na binoto ka namin, may pabor, and being as a human rights lawyer, and ano po yung magiging side ninyo on that point? Kasi doon po nag-uumpisa minsan yung problema sa government eh, pag tumatanong tayo ng utang ng loob. So tama. Yun po, Kuya Daniel. Okay. Tama po. Maraming salamat sa kababayan natin sa Toronto. Ay may track record na kami sa Kongreso po at kami sa Kongreso, of course, we get support pag manalo kami sa bayan muna. Pero if you look at our track record, we never compromised it. Mm-hmm. Klaro naman yan, actually, klaro yan sa mga sumusuporta sa amin
pag tama ang proposal mo, wala akong problema. K-camp business ka, K-religious group ka, K-isa kang mahirap na tao, doesn't matter. Kung tama ang proposal mo, susuportahan ko po yan. Pero pagtingin ko mali naman yan, kahit sumuporta ka sa eleksyon, hindi ko pwedeng ipagkanulo yung prinsipyo dito. Sabi ko nga, may hangganan ang pagnanais na manalo. At napakita na po namin yan. Kaya sa ating kababayan, siguro kung tingnan niyo po ang aming track record sa Kongreso, iba kami sa mga kandidatong tumatakbo. Na nangangamuhan na, sa mga sumuporta sa kanila. Yes. Kaya pag bumalik, lahat ng gagawin nila. Yes. At alam mo, Kuya Daniel, marami namang sumusuporta sa amin, pero they never asked for favors. Tingin ko they supported me. Tingin nila kasi, maganda to sa Senado, maganda to sa Kongreso. Kasi pag walang checks and balance, alam mo yung barko, pag walang balance, nalulunod na ang tawag dyan. Lumulubog. Lumulubog. Ang hirap pag Bisaya kasi lumulubog eh. So, dapat nakabalance yan eh. So kahit sabi nga ng iba, alam mo Neri, we may not agree with all of your policies, but we need you there. So dapat nandun ka. So, at marami sa kanila, ni minsan hindi na bumalik sa akin o may pabor akong hingiin. Walang ganon. And I've always mentioned na pag tama, tama. Pag mali, mali. And I don't really care. I mean, I want the support of all. Pero in the end, it's not what really matters. Mananalo naman kami sa suporta ng taong bayan, kahit na ang hirap ng buhay na, wala naman kaming pera. So I guess doon na lang kami nagre-rely. Basta parang, suportahan niyo po kami kung gusto niyo sa tama. Correct. Kung basta kami, lalagay kami sa tama. O huwag kayong lumagay sa mali. Pag lumagay kayo sa mali, kahit sumuporta kayo sa amin, hindi kami sasangayan sa inyo. Yes. Totohan na naman yan. Yes. Di naman. Kilala mo naman ako, Kuya Daniel. Totoo talaga yan. Kasi minsan, marami pagka tatakbo pa lang, madaling imbitahin. Pagka nakaupo na, hindi mo na maimbitahin. Ako naman, anytime. No. Kahit nakaupo ako, nandito ako palagi sa invitation. Lang. Ako naman, napatunayan ko naman yun. Dahil kahit sitting kayo as a congressman, naimbitahan kayo. Pero may ganun talaga. Di ba? Parang... Pagka ako binoto ninyo, madali akong lapitan. Pag na-elect na, mahirap lang hanapin. Santolan, Pasig tayo. Natin si Marites Gabi. Magandang umaga po sa inyo kahit na kayo po ay gabi na. Magandang umaga rin po, Marites. Yes, good morning, Kuya. Good morning, Congressman Neri Colmenares. Ako po si Marites Gabe ng Santolan, Pasig. Bilang advocate ng human rights at against sa AJK, bakit po kaya hanggang ngayon yung mga biktima ng Maguindanao Massacre ay di pa po nabibigyan ng katarungan? Yan ang, alam mo, yan ang pinaka-frustration, Kuya Daniel. Ang fault po talaga dyan, una muna, yung justice system natin. Ako, abogado po ako, pero prangka po ako magsalita. Yung justice system natin, inefficient, corrupt. Pag malakas, malaki kang tao, pag mayaman ka, ang lakas ng ang chance mo na ma-acquit. Ay, sinabi ko nga kanina, na-acquit si Speaker Arroyo sa electoral sabotage niya noong 2007. Kaya yun din ang Maguindanao Massacre. Pero pag may political will sana ang DOJ, ang Department of Justice, noon pa yan. Bakit tayo aabot sa ganitong kahaba? Yan ang pinaka-heinous crime sa buong, isa sa pinaka-heinous crime sa mundo nung panahong yon. Apat sa amin ang namatay dyan. Opo, sa media nyo, no? Apat sa amin. Dalawa, isang cameraman, isang reporter, isang editor, isang driver. Yung mga tao... Kasamang nalibing pati yung aming Mark vehicle. Kaya gumagawa lang sila ng trabaho nila, papatayin mo. Anong klaseng, di ba? Pero hanggang ngayon, wala pang justice doon. So, tama po kayo, agree po ako sa inyo. I really condemn this really lack of justice. Ito na, sentro na to ng attention ng mundo. Ang mga namatay dito, mga biktima dito, katulad ng natin dito sa UNTV, pero walang justice. How much more pag mahirap ka lang na minasaker ka ng isang kung sino-sinong politiko doon, di ba? Eh, pero kahit naman maging senador ka, ganyan pa rin eh. Well, wala pa rin mga, hindi ka, wala ka naman doon sa,
sa justice system, di ba? Oh. Ang mga pangako ko lang, Kuya Daniel, actually, ito siguro ang credibility ko naman doon. If I conduct an investigation sa mga kapalpakan nila, yung oversight function. Medyo nangangamba sila doon kay Neri Colmenares. Eh. So, siguro naman pag nasa Senado ako, and if I call them, and will really make it difficult for them. Katulad ng ginagawa mo dito sa Bawal ang Pikon, pinapahirapan mo lahat ng guests mo. Masyado ka lang, pinapahirapan. Baka mamaya akala nila pinapahirapan. Ay, hindi, ako wala akong hirap dito. Nagpapanood ko siya minsan eh, yung mga guests niya minsan nahirapan eh. Tingin ko mahirap na, kasi magsinungaling. Correct. Pero, correct. Pagka magsabi lang, pag magsabi ng totoo, hindi mo mahirap magsabi ng totoo. Pag magsinungaling kasi nagkakabulbul. Wala akong problema dito, yung nakita ko. So siguro may malaki impact yon, Kuya Daniel. Pag nasa Senado ako, for the investigation. Yes. And as a lawyer, huwag makatulad Maguindano Massacre. Iba, kasi pag sa Kongreso kami, medyo marami kami, pero may bigat pa rin ang boses namin ha, sa Kongreso, kahit o paano. How much more sa Senate? So, I still pin my hope na itong mga problems natin sa policy, I cannot promise, you know, 100%. Pero yung avance, eh, baka naman mamaya pagka naupo ka sa Senado, wala ka rin gagawin kundi awayin mo lang na awayin si Duterte. Ako naman, kita yung sa Kongreso, hindi naman ako ganun. Hindi ako pala away na klaseng tao. May mga kasama pag tama, ko, tama. Pag din, may mali, diba? Mali. Ako nang pag tama, tama. Mali, mali. I mean, halimbawa, in-approve ni President Duterte yung 2,000 dagdag sa SSS pension. By, anong statement ko? That's good. Of course, 1,000 lang yung binigay niya, pero okay na muna yon. Ang hinihingi na lang namin, Kuya Daniel, yung pangalawang 1,000, sana ibigay na. Wag nang hintayin yung 2022. So, iyon yung aking ano sa Maguindano Massacre, yung take ko. And I really am frustrated na ganito ang center na ng mundo to, ha? Tapos hindi pa ma-resolve. Anong class? Ano, siguro, ang sama-sama ng tingin ng mundo sa atin na parang many people, 54 atang patay doon, and then hanggang ngayon, wala pang hustisya. Celebrated case eh. Ganun pa din. Sa Carmen, Cagayan de Oro City, si Lowen Padinranga. Magandang umaga po. Ano po ang may paglilingkod? Nandito si Congressman Neri. Naimbang abigat, Lowen. Good morning, Kuya, at sa ating bisita na si Congressman Neri Colmenares. Ito po yung tanong ko. Kung papalarin po kayo na manalo bilang isang senador sa darating na eleksyon, ano po ang maaari ninyong maitutulong sa Duterte administration para masolusyonan ang problema sa human rights at extrajudicial killings? Well, ang solusyon ko po dyan, ang proposal ko dyan, syempre, you know, itong extrajudicial killings at human rights, it will not solve the drug problem. Yun siguro ang maitulong ko doon, no? Magsabi, been there than that na to, Kuya Daniel. Ginawa ito ni President Marcos noon, of course, no? Ginawa ito ni Prime Minister Thaksin of Thailand. Prime Minister Thaksin of Thailand did this. Thousands din ang patay sa drug suspects sa Thailand during his time until he was overthrown later on by the military. Pero nung in-investigate, una muna, halos kalahati ng namatay walang kinalaman sa droga. Pangalawa, hindi na-solve ang problem ng droga. So siguro ang magawa na at maitulong ko dito in the sense is yung pagkasi ang solusyon para sa akin, Kuya Daniel, pag-angat ng kabuhayan. Pag ikaw ay may sweldo ng 20,000 pesos a month, makakain na 3 beses yung anak mo, makapag-aral naman ng matiwasay, may pupunta sa'yo, ito 500 pesos, mag-deliver ka ng 2 gramong shabu, tatanggapin mo, hindi mo tatanggapin yan. Ganda-ganda ng buhay ko, eh, sisirain mo. Pero ikaw, Kuya Daniel, kapit ka sa patalim. Yung asawa mo na sa ospital, wala mo alam saan ka bibili, kukuha ng panggamot. Ang anak mo, hindi mo alam mo saan kakain mamayang gabi. May nag-offer sa'yo 500 pesos, deliver ka ng 2 gramong shabu. Kapit yun sa patalim. Alam mo, pwede kang mamatay, pwede kang ma-drug bust, pwede kang matukhang ngayong gabi, pero gagawin mo yun kasi kailangan mo. So sa akin, ang solusyon talaga dito is economic upliftment. Oh, pero huwag ka, ang dami-daming mga mayayaman na involved sa drugs. Marami mga pusher din, mga mayayaman kayo ito, gaganda ng auto. Well, actually, Kuya diba? Daniel, yung karamihan sa mayayaman, of course, maraming isa pang ang question yun eh. Bakit mayaman? Eh, hindi si addict, marami ring addict, hindi sila tinatamaan itong tukhang.
Pero ang ibig ko lang sabihin, Kuya Daniel, ang mayaman na walang magawa na sa buhay na milyonaryo na kailangan mag-ano ng time, of course, we cannot control them. Pero yung ordinaryo ka lang na mamamayan, kumikita ka ng mahal mong pamilya mo, 20 mil isang buwan, I don't think they will do that. So, siguro, hindi absolute. Of course, meron pa rin dyan. Meron pa rin dyan. Pero grabe reduction yon. Kasi ang tao, hindi ka mag-involve sa isang katulad ng masamang gawain like droga kung hindi mo naman kailangan. So, sabi ko nga kanina, may goodness naman yung tao. Eh, hindi ka naman by nature evil. Eh. Gusto mo gumawa ng masama. So, yan siguro ang matulong ko doon. So, yung ang ano pa din is economic, ano pa rin? Economic sa akin. Eh. And of course, impunity. Ibig sabihin, pag may ginawang krimen, parusahan, kulong, etc. San Pablo, Laguna, Adrian Maliksi. Magandang umaga po sa inyo dyan, San Pablo. Dyan, San Pablo. Magandang umaga rin po. Good morning, Kuya. Magandang umaga rin po. Good morning din po, Congressman Neri Colmenares. Ang tanong ko po ay ganito. Halos lahat ng administrasyong dumaan na pag-uusapan ang charter change o cha-cha. Kung meron dapat amyandahan sa ating saligang batas, ano po kaya sa tingin nyo ang dapat i-prioritize? May mga balita po kasi na ang main reason lang daw ng cha-cha ay para mapaboran lang daw po ang mga nakaupo at yung may mga political dynasty. Ano po kaya ang masasabi nyo dito? Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ano? Well, yung cha-cha, tama po yon. Ang sabi ko nga kanina, yung RBH 15, ang laman noon, pagtanggal ng prohibition sa political dynasty at pagtanggal ng term limits. Kaya disagree talaga kami doon na ang haba na yun ng 3 terms, wag nang dagdagan. Ano pang pwedeng palitan? Ako naman, kung kailangan talaga, may mga ilang provision na pwedeng palitan. For example, sa akin, yung Freedom of Information Law provision, self-execute mo na yon. Hindi na yung kailangan, yung political dynasty, self-executing, yung political dynasty, of course. Ang problema lang po dito, kaya hindi ko po pinopropose yan, kasi, yung cha-cha nakakahon na kasi. Kaya ang position ko, let's wait for another better, proposal someday bago tayo mag-involve nito. Pero nakikita ko ngayon, yung halos lahat ng proposals, Kuya Daniel, andun yung self-serving provision. At pangalawa, yempre, yung pagbukas ng ekonomiya sa transnational corporations. I don't agree with it. Para sa akin, lokal na negosyo at industriya at dapat ang resources natin para sa Pilipino. Hindi para sa mga foreigners like China or... Iyon ang ginagawa ng cha-cha kasi ngayon, binubuksan niyo. But what do you see sa federalism na hindi maganda? Alam mo, in the end, sa akin yung form secondary. Kasi hindi the form of government is not what makes a country develop. Halimbawa, ang forma ba talaga nagpapadevelop sa isang bansa? Federalismo ba? Unlad ka? Eh kung totoo yan, hindi lahat ng bansa ng federalismo na. Pero hindi totoo kasi yan eh. May mga federal governments na mayaman, Germany. May federal government na mahirap, Somalia. May parliamentary government na mayaman, England. May parliamentary na mahirap, Nepal. May presidential government na mayaman, US. May presidential government na mahirap, Pilipinas. So wala yan sa forma eh. Kaya ang sinasabi ko lang sa mga pro-federalist, I mean, it's probably, I'm not willing to defend the unitary form of government. Pwede nating pag-usapan yan. Pero ang problema natin, hindi nagmumula sa konstitusyon. Kaya tayo mahirap dahil may korupsyon. Kaya tayo mahirap dahil may political dynasty. Kaya tayo mahirap dahil walang lupa ang magsasaka. Kaya tayo mahirap dahil walang, dahil may contractualization. So, yan kaya ang isolve nyo, baka hindi na kailan mag-cha-cha. Okay, pero pagka ganun ang sinabi mo, parang sinabi mo na mahirap na tayo forever. Ah, hindi. Tingin ko, I have hope. I believe corruption, na. Parang kahit saan ka pumunta, meron pa rin. Diba? Well, ako, why am I continuing my advocacy? Yeah, human rights, corruption, etc. Kasi naniniwala ako, Kuya Daniel, na may pag-asa. I have this supreme trust in the Filipino people that we will be able to change our quote-unquote destiny. We are not condemned to eternal poverty, Kuya Daniel. Tingin ko, may pag-asa ito. Otherwise, kung wala na kasi tayong pag-asa, pwede, wala na, wag na tayong mag-advocate. But
I think kahit ikaw, you are advocating against corruption, you're advocating for reforms, because I believe you also continue to hope, all of us continue to hope, kaya natin ginagawa. So may pag-asa po ito, but we just need to keep on struggling for it and, you know, asserting it at darating din tayo. May pag-asa tayo na may maialis tayo sa corruption, pero yung mga para ma-eliminate mo lahat, parang ano yun, parang kailangan mo lang talagang magpatuloy dahil marami pa rin naman talaga na nagiging biktima na meron pang pag-asang mahango. Meron pang pag-asang maialis doon. Yeah. Pero siguro may mga bansa na very minimal ang corruption. Siguro yun. At least mag-umpisa ka doon sa mapababa natin man lang, mabawasan man lang. May mga bansa naman, I don't think naman na may bansa na free from corruption. Pero yun ang ating target. And I trust in the Filipino people. May tiwala talaga ako sa mamamayang Filipino. And the moment you trust, then you hope. Kasi pag wala kang tiwala sa kakayahan, pag sinabi na, wala namang mangyayari dyan, talagang anamang, wag na tayo mag-usap nito, wag na tayong tumakbong senador. But because we continue to trust the Filipino people, we continue to hope, that's why we continue to fight. Pero you don't trust the president. No, I don't trust him. I have to be very honest there. Bakit? Pangako niya, pako eh. Sino ba ang nangako na hindi napako? Marami, halos lahat ng presidente. Parang, ibig sabihin, wala ba siyang pangako na natupad niya? Well, yung sabi ko nga kanina. Meron naman. Yung increase sa pension, that's good, no? Yung libreng pamahagi ng lupa, well, hindi natupad. Well, he promised, alam mo, may isa hindi akong, pa naman tapos ang kanyang term eh. Di ba? Well, may isa akong laban dati na pinramis niya. Ito sa budget dati, Kuya Daniel, every budget, nilalaban ko na tanggalin ang irrigation fee sa magsasaka. Yung Vietnam, libre. Kaya pag binibenta ng Vietnam ang bigas niya dito, lugi ang ating lokal na magsasaka kasi mas mura sa kanila, mas mahal dito, bumabayad ng irrigation fee. He promised that. Inalam ko sa iba, ang sabi ng iba, nilibre na daw. So that's good. Pumunta ako sa Central Luzon, may nagsabi rin doon, hindi naman daw totoo na nilibre. So ako naman, siguro, in this case, I don't want to make judgment. Sa iba-ibang, nagkakaiba-iba ng lugar, iba-iba yung implementation. So ayaw ko naman make judgment dyan muna, na napako. Pero siguro, ang message sa Malacanang, nangako kayo ng libreng irigasyon. I-insure nyo naman na napapatupad. Kasi daw, ang NIA hanggang ngayon, sumisingil pa rin ng irrigation fee for whatever expense nila. So, ang sinasabi ko, Kuya Daniel, pag tama-tama, pag mali-mali, I have no problem saying to whoever, President Duterte o sino man, pag tama yun, that's good. Pero ang sang-ayunan natin, umuo tayo pagka-tama, pagka naman mali. Dapat lang, responsable natin yung checks and balance. Okay, si Binyan Laguna, nandun po si Rico Torres. Magandang umaga po, ano po may paglilingkod? Good morning po, Kuya. At kay Mr. Congressman Neri Colmenares po. Good morning din po. Ang tanong ko po, ang dagdag na buwis ay katumbas ng pagtaas ng mga bilihin. Anong mga hakbangin ang maaari ninyong isulong upang hindi mahirapan ang masa sa mga pangunahing bilihin kung sakaling mahalal kayo bilang senador? Salamat po. Salamat po. Una muna, as a matter of principle, yung mga inflationary products, kuryente, tubig, langis, example, hindi dapat binavat ito. So, may bills na po kami dati at yun ang isulong ko sa Senado. Una, tanggalin na yung excise tax ng train law. Tanggalin na po yun. Grabing inflation ang dinulot nun. At pangalawa, kung para lang naman sa build yun, let's spend it on something else. Social services, edukasyon, kalusugan, kaysa sa lahat ng presidente naman, Kuya Daniel, nag-build eh. Mula pa ng panahon ni Marcos, malalaking cultural center, mga dambuhalang mga bridges, San Juanico. Hindi naman umangat yung buhay natin eh. So, that's the first. Second po, may building kami, ako dati, natanggalin ng VAT sa kuryente tubig. Isusulong ko po yan sa Senado. At pangatlo, yung investigation po sa corruption sa BIR at sa customs, ginagawa ko na po yun sa Kongreso. Ipuporso ko yun sa Senado. And sabi mo nga eh, ay good luck sa iyo, no? Mahirap. Pero tingin ko sa general na ano ng tao, unti-unti namang natatanggal ang korupsyon eh.
So para sa akin po, ito lang ang prinsipyo ko sa Kongreso at maging prinsipyo ko sa Senado. Huwag kayo na mag-imbento ng bagong singilin, huwag kayo mag-imbento ng bagong tax. Kung ang lumang tax, hindi mo makolekta. Hindi mo naman nasisingil. So, nasisingil. So dapat singilin mo muna ang luma bago ka mag-isip ng bagong tax. Okay, sa audience tayo si Lester Villegas. Magandang umaga, Lester. Morning, Kuya. Morning, Lester. Good morning po, Sir Neri. Bali, yung question ko po regarding po dun sa inilabas na survey last 2 days ago, dahil kayo po yung, ito po yung sa UP Dilima na kayo po yung pinakang number one doon sa survey na yon. So para po naman sa sektor ng education, para po sa mga estudyante, kung sakali pong kayo yung isa sa mga mahalal na senador, ano po yung maipapangako nyo sa sektor po ng education? Yes, well, una muna, maraming salamat. Nang number one na po sa survey sa UP, sa UP system, no? And you know, I hope ng mga botante natin parang UP mag-isip di panalo number one. Sa edukasyon po, una may mga ano na kami, may mga bills na ako dating na file, tutuloy ko sa Senado. So para sa akin, dapat state ang education. Yan ang main principle natin, ha. State dapat ang edukasyon, hindi siya privatized. Kung meron ng private diyan na universidad, bihira, exception 'yan. So kasi pag privatized ang education, kontrolado ng may-ari ng mga private na mga eskwelahan, ang edukasyon, hindi dapat yan binavacate ng gobyerno, tungkulin ng gobyerno ang edukasyon. So para sa akin, big budget talaga ang education. Hindi pa natin naabot yon, 6% of GDP, yung United Nations standard for education. Hindi natin naabot yon, halos 3% lang tayo ng GDP for education. So that's the first. Kung ganun ang prinsipyo mo, na state ang education, government, state universities and colleges hanggang elementary, abay di, una yan, sa budget, malaki yon. Sa batas, malaki rin dapat yon. Sa curriculum, dapat ganun po yung ating ano. So yon, state. Pangalawa, gusto kong ipattern ang education natin sa nationalism ba? Pride of the Filipino people. Sabi nga ni Kuya Daniel, masyadong mahilig sa imported. Yung mga ganun. Hindi yan kasalanan ng taong bayan eh. It's the economic consciousness kasi natadatna na nila na, you know, galing abroad. So, pwedeng makakorek din yun. Pero ang ibig ko lang sabihin sa nationalist education doon, yung para sa bansa na industrialization, for example. It needs a nationalist to really think of national industrialization. Itong mga pag-iisip sa edukasyon na dapat foreign investor, lahat naman ng presidente, foreign investment yung hinahabol, hindi naman umangat yung buhay natin. Education catered to the needs of the Filipino people. And of course, may democracy sa education. Eh, mayroon siyang, you know, hindi mo pwedeng i-repress ang estudyante kasi. Yun ang problem ko kasi ngayon sa natin, sa education. Una muna, privatized siya, commercialized. Pangalawa, eh, medyo repressive kasi, you know, students are being repressed. At pangatlo, yung hindi siya nationalist eh for so foreign investors. So may bill na kayo niyan para sa education? Ah, yes, marami kami. Para sa kung sakaling makakarating kayo sa Senado? Yes. O isusulong ninyo yung bill niyo? Isusulong plus sa budget. Crucial sa education yung budget. Alam mo, ang pinaka-crucial na trabaho ng Kongreso other than drafting laws is crafting the budget. Sa budget, yung state education, palagi namin nilalaban niya. Kuya Daniel, hindi naman namin naibalik yung pondo sa East kasi binabawasan palagi state universities and colleges. Hindi man namin naibabalik. Kahit pa paano may naibabalik kaming halos kalahati. Sabira lang yan sa plenary. Kasi kaltas palagi sila sa education. Baka sakaling madagdagan pa ulit. Yes, so, I hope so. Madagdagan. Huwag lang kayo mabubuli. Oh, kasi sa education, maraming... Unfortunate yung bully. Yan po yung aking application. Okay, maraming salamat po. At bilang panghuli, meron kaming ano, ang tawag nila doon ay complete me. Complete me? Oo, ayun. Pakibasa daw po yun and complete me. Ayan. Mahirap yun pag abogado. Gusto nag-explain eh. Bababa ang presyo. Ayan. Ipaglaban ang mababang presyo. Kapag, babasahin ko buong. Apo. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial elections, ipinapangako ko na ipaglaban ko ang pagpababa ng presyo, pagtaas ng sweldo at pensyon. Ayun. Maraming salamat. Kong! Ay, hindi. Huwag nang Kong. Baka dapat
Sen. Salamat, Kuya. Meron tayo mga Facebook reactions dito. At may nag-like-like na 325, may nag-love-love na 143, may natawan 20, may nag-wow na 8, merong nag-sad na 1, may nagalit na 119. Ang dami nagalit, ha? Palagay ko, makakanan to. Liz, makakaliwa eh. Maraming salamat po. I wish you good luck. Thank you, sir. Congressman Neri Colmenares. Bayan muna, Chairman and former Congressman Neri Colmenares, isa po sa mga senatorial aspirant for 2019. Dito lamang sa programang Bawal ang Pikon! Yes, sir! Ni Daniel Rason!